Yon! What's up mga bayaw? Diary Boy TV again. Today, magki-quick bike check tayo ng Trek Marlin 5. So, 29er tong bike na to. Alamin natin yung kanyang mga specs. Alamin din natin yung kanyang mga components. Ganun din ang kanyang mga dimensions ng mountain bike na ito. Tara, quick review na natin. Let's go! So, mapapansin nyo dito sa Trek Marlin 5 na to, looking at the frame. So, yung frame niya medyo meron pang mga ano rito, welding. Ganun din sa kanyang top tube, looking at the top tube. So, may number 5 dito. Sabi naman yung kanyang top tube. Ayan, makikita niya yung Marlin 5. Candy tone ang ginawa sa kanyang kulay rito. I think ito may pagka ano to eh. Neon green. At saka yung pagkakulong kulay niya parang yung green ng ano ng Bianchi. So looking at the color combination, maganda. ICR na rin to. So meron siya dito sa down tube, dalawa. At sa kabila naman, makikita niyo. Meron din dalawang butas dito. Okay? Sa kanya namang preno, ang ginamit sa kanya ay Tektro hydraulic brakes. Ang kanya namang handlebar is roughly around 800 mm to. At alloy na rin yung kanyang handlebar. Ganoon din sa kanyang stem. So alloy na rin. Using and looking at the kanyang top tube, naka straight tube lang to. At naka sealed bearing na rin yung kanyang headset. Sa kanya namang fork, ang ginamit sa kanyang fork ay coil type na Santur. So ito, matte black yung kanyang kulay. Ayan, meron na rin siyang lockout, preload sa gilid. Ang rims niya, looking at the rims, Bontrager ang kanyang rims, alloy na. So ang ginamit sa kanyang gulong ay XR2 comp ng Bontrager. Size nito is 29 by 2.0. Maging sa kanyang crank naman, nakikita nyo ngayon ang kanyang crank ay Shimano Altus, alloy na ang kanyang crank arm, which is 170 mm ang length ng kanyang crank arm. Sa pedal, ang ginamit sa kanya ay plastic lang. So ball bearing to, meron pang mga reflector dyan. So ito ay 2x ng Altus ang ginamit sa kanyang FD. Ayan, kanyang FD. Ito ang size ng kanyang frame, medium. Ito rin yung mga sticker niya dyan sa baba. Meron din siyang mga lagayan ng battle cage dito. Ito naman sa kanyang side na to, pwede mong lagyan ng bike carrier or rear rack dito. Pasok mo dito yung tornilyo. Okay? Dito naman sa kanyang chainstay, so ilagyan na nila ng protection para hindi mapalo yung chain dito at hindi magasgas. Yan, looking at the RD Altus ang ginamit na 8-speed at naka-big na rin siya na pulley, 13 teeth. So okay, kanya namang cogs, 8-speed pa rin. Altus ang ginamit. Ito, pagka nabili mo to, pwede mo na patanggal to para hindi nakapitan ng mga putik. What else? 160 mm ang kanyang rotor na bolt type. What else? Ang kanyang chain is of course naka Shimano na 8-speed to, na IG. And ang kanyang seat post niya ay alloy na. So ganun din, nandito yung kanyang tornilyo para sa luwagan at saka sikipan ng upuan. Yung bracket ng kanyang upuan, hindi pa alloy. Bakal pa to, ang makikita nyo. Kaya, if ever na kakabit nyo yung silya nyo, talagang usually, ito matibay na bakal ang ginamit dito. Sa kanya namang saddle, ang saddle niya ay of course, stock ang ginamit sa kanya. At ang material ay maganda kasi bakit? Synthetic leather ang ginamit sa kanyang material dito at malambot. So kahit umulan, waterproof siya. Nagre-repel sa kanya yung tubig. So itong Trek Marlin 5 na to ay
nagkakahalaga ng magkano sa merkado. Check natin kung magkano ang kanyang presyo. Ang presyo nito ay magkano to, Boss Mon? 31,000. Alright, dito nyo lang yan makukuha sa 420 bike shop. So ikaw, Pabayaw, anong masasabi mo sa Trek Marlin 529er na mountain bike na to? Sulit ba ang 31,000 na presyo niya? I-comment mo na yan dyan sa baba para malaman natin kung ano ang opinion ng ating mga kabayaw. Again, maraming salamat sa aking mga subscribers. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel, Dinoboy TV, alright? Thank you very much and peace out.